It's Mai and welcome back to my channel. So for today's video, kung alam niyo lang, nakailang intro na ako. So alam niyo naman ako bakit ako nandito kasi malapit na mag-July. And kung gusto niyo makita yung whole process ng pag-design ko at kung gusto niyo ako samahan, please watch this video. And kung gusto niyo rin sumama sa akin mag design ang journal nyo, feel free to gaya nyo kung ano yung gagawin ko or kung gusto nyo ibahin nyo yung color, it's up to you kasi journal nyo naman yan. So, let's go! Bago ako mag-start mag-design ng journal natin, hinanda ko muna yung gouache na himi, yung palette knife, yung mixing palette, yung tubig na hindi nyo naman nakita, at yung paintbrush na gumulong pa. Yung kulay na gagamitin natin or yung color scheme na gagamitin natin para sa month ng July is more on reddish or brownish na color. Ibig sabihin, more on ano tayo? Yellow ochre, burnt umber, ganyan. Yellow, and kung makikita nyo yan, marami akong nilagay na yellow. And habang ginagamit ko yung ano, yung palette, ay yung mixing palette, para siyang ano, yung makalumang telephone na iniikot-ikot lang. Wala, nag-enjoy lang ako. Magmi-mix lang ako ng mga browns and reds and yellows para makuha ko yung gusto kong kulay na gagamitin ko para sa journal ko. And kung makikita nyo, super light lang siya ngayon. Kasi maraming akong white na natatakot ako na baka sumobra naman yung pagka-dark ng color ko at hindi ko na mabago pa. Yun talaga yung kinakatakot ko pag nagko-color ako. Yung mag-umpisa ako sa super dark. Gusto ko na light muna and i-build up ko na lang hanggang sa makuha ko yung color na gusto kong gamitin. Para sa month ng July, wala talaga akong maisip na theme na gagawin ko. Kasi, ewan ko kung, or wala talaga akong maisip. Pero, meron ako sa listahan ko na minimalist. Nagdadalawang isip ako kung yun ba yung gagawin ko or mag-iisip pa ako ng iba kasi wala talaga. So, na yung mga color natin and pwede tayo mag-design ng cover page. So, ayun na. Napag-desisyonan ko na minimalist style na lang yung gagawin ko na may color scheme ng reddish and brown. So, habang nagkukulay tayo nito, ang mahalaga sa akin dito is yung contrast. Kailangan yung color niya hindi magdidikit dun sa magkaparehas na color katulad niyang una kong ginamit is yellow na may pagka-orange. And then sa likod niya or sa pinakadulo, sa back, ginamit ko yung pinaka-darkest shade ko para mag-pop yung lightest color ko. And habang nagko-color ako nito, tinitignan ko muna kung nasan yung mga color na nilagay ko kasi hindi maganda tignan kung magdidikit yung parehas na color. Magmumukha silang isang shape lang and hindi ma-emphasize yung shape kung magkadikit yung magkaparehas na color. So, para mag-pop ang lahat ng shape na meron tayo, is iba-ibahin natin sila ng placement or yung pagkakalagay ng color nila para sa isa't isa. And kung magtatanong kayo kung saan inspired tong journal ko na to, syempre, so, Pinterest lang. meron, pag magsa-search kayo ng maganda, search nyo yung mga minimalist shapes. Gano lang yung sinerch ko at yan yung mga lumabas. Hindi ko alam kung malilink ko sa description yung pin na meron ako. Meron akong pin ito, isama-sama sila doon. And kung malilink ko, ilalagay ko na lang. And kung hindi, search nyo na lang. Kung papapansin nyo rin, paano ako nagka-green? Siyempre, nag-mix ako kasi nakalimutan kong may halaman pala ako na kailangan kong pinturahan. And nilagay ko na yung title ko, which is July, ang pangalan ng month natin ngayon. And kung mapapansin nyo yung tombo ko, wala ng pag-asa, baka naman. Tapos, kinonek ko lang yung
yung dulo ng J doon sa yellow circle ko na may kaparehas na color and pati doon sa Y na pink na kaparehas din yung color. And yung font nito, cursive lang siya na may pagka-italic na saktong-sakto para doon sa team natin ngayon na July. Kasi feeling ko inyo yung mag-fit sa team natin. Sa left side naman ng page natin, doon ko nilagay yung cover ay yung monthly spread natin. Kung sa cover page naka-impact or dikit-dikit yung mga elements natin, dito sa cover page at sa mga susunod na page pa, naka-spread sila, hiwa-hiwalay sila. Pero yung color na ginamit natin is yung same lang din na color na ginamit sa cover page para maging as one sila. Hindi yung iba-iba yung makikita mong color sa iba-ibang page. Yung mga elements natin katulad niyan, may iba na pinatungan ko ng isang element at saka ng isa pang element. Parang nag-overlap sila. Pwedeng light, pwedeng mauna yung light color or pwede rin mauna yung dark color. O depende sa kung anong gusto nyo. Pwede rin kayong gumawa ng mga color combination na pwede pagpatungin or pagsamahin. Tapos, meron din ako nilagay na shape sa loob ng calendar para magmukha siyang nasa ilalim ng calendar, or yung iba naman ay cut para makita na dun lang yung shape niya. So, sa monthly calendar naman natin is super simple lang yung ginawa ko. Hindi ko ginawang double spread. Ginawa ko lang siyang single spread para saktong-sakto dun sa theme natin ngayon na minimalist. And sa baba nun pala, naglagay din ako ng tracker. Ngayon, simula ngayon, naglalagay na ako ng tracker kasi kailangan ko yun for my vitamins and sa halaman ko na dinidiligan ko sa labas ng bahay namin. Para naman sa days of the weeks, ano lang siya, simple lang siya na handwriting ko, pati dun sa title na plants and vitamins. And syempre, yung mga dates natin na simple lang din. And wala naman kayong dapat isipin masyado sa pagde-design ng ganito. Tapos, ayun na, diba yung tumbaw ko? Nauubusan na siya ng tinta. Baka naman. And next one natin, next spread natin, ay, hindi pa pala ako tapos kasi nagay pa ako ng iba-ibang design na pwede mag-overlap. And yung mga bakante, nilalagyan ko pa siya ng design para hindi naman ganun ka-open yung space natin. And para naman sa next spread, alam nyo, kung napapanood niyo yung mga videos ko, alam niyo na lagi ako nagli-leave ng blank na spread para sulatan ng mga kung ano-ano. And dito, naglagay lang ako ng border sa left side and ginamit ko yung lightest shade ko para maging, yun yung maging base color nung gagawin natin. Katulad nga ng sabi ko, wala namang dapat masyadong isipin sa paggawa ng ganito kasi kung ano yung shape na gusto mo, pwede mo siyang ilagay. And wala namang mali or tama na placement ng bawat shapes na gusto mo. Pwede ka maglagay kung saan mo gustong ilagay yung mga gusto mo. Wala namang pipigil sa'yo yun kasi sa'yo naman yan. Kung saan ka masaya, sige, dun ka. And pinakamasaya ang gawin dito yung rainbow kahit na hindi ko alam kung paano iikot yung brush ko. Maglagay lang tayo ng mga random elements. And kung makita nyo, di ba, yung akin meron ng mga pencil kung saan ko siya gusto ilagay kasi para makita ko kung ano yung kakalabasan niya once na mailagay ko na yung mga ideas na gusto ko kahit wala pang color. Gusto ko na nag-sketch muna bago mag-color kasi baka mamaya hindi ko naman gusto, pwede ko pa siyang baguhin or pwede ko pa siyang palitan, ganun. And dito naman sa right side, kapag magsa-search kayo ng ganito sa Pinterest, yung mga minimalist style, ay motor. Lagi kayo may makita na one line na art. So, tinry ko siyang gawin dito and girl, hindi ko siya nagawa kasi may problema, nagka-problema yung pang line art ko. And bago ko siya lagyan ng line art, nilalagyan ko muna ng color yung mga gusto ko, yung mga bagay na may color. And yun na,
tinatry ko na siya, wala talaga kasi nagpuputol-putol yung ano, yung pang line art ko, kaya siguro dahil na rin sa gouache na basta yun, nagputol-putol siya. Nagpalit pa nga ako ng pang line art ko, yung 08 na Pigma Micron. And then nakalagay dito ay make it simple. Kasi puro shapes lang naman yung ilalagay nyo, and wala masyadong dapat isipin sa pagpe-place ng mga shapes. And para sa last spread natin, and ito rin yung first weekly spread ng para sa month ng July. Inuna ko yung mga elements natin bago ko gawin yung vertical na paglalagyan ng mga task natin. And dito, katulad nga ng sinabi ko, hiniwalay ko yung mga colors at hindi sila dikit-dikit. Para hindi lahat ng light yellow nasa right side, or di kaya lahat ng darkest color ay nasa left side. Katulad nga ng sinabi ko, wala namang right or wrong placement ng mga shapes natin. Kung saan nyo gusto, kung ano yung gusto nyong gawin, pwedeng-pwede nyong gawin kasi kayo naman yung magdi-design ng notebook nyo or ng journal nyo. And para naman sa header or yung mga title ng days of the weeks, naglagay din ako ng shapes doon. And makita nyo mamaya kung ano yung gagawin ko para naman sa mga dates. Habang piniplace ko yung mga color ko, ayan, isa-isa lang ako mag-color. Limbawa, yung nasa paintbrush ko is yung orange. Ibig sabihin, lahat ng gusto kong color ng orange, kukulayan ko na, and make sure ko na hindi sila dikit-dikit. Naglagay din ako ng shapes sa pagitan ng mga box para sa task ko. And then yan, nilainan ko na yung mga para sa task ko. And yung, kung makikita nyo, yung isang box, hindi ko diniretso doon yung line. Then doon sa isa, diniretso ko para magmukha siyang nag-overlap nga. And yung mga rectangles natin is 1, 2, 3, 4, 5. 5 na mahahabang rectangles and dalawang square. Doon sa malalaki, doon yung weekdays. And doon sa dalawang maliit is doon yung weekends. Then yung mga dates natin is ginamit ko yung white Posca pen ko para yun yung pansulat ko ng dates. And yung isa, tignan nyo, diba? Nahirapan ako kasi super light niya. And hindi siya makita masyado. And then, pinatungan ko siya para mas lalo siyang mag-pop. Tapos, para naman sa title ng Days of the Weeks, cursive penmanship. Yung simple yung sulat-sulat ko lang. And ginamit ko. And para pareha sila simula, cover page hanggang dito. Comment down nyo below kung nagustuhan nyo ba yung theme natin ngayon, or kung gagawin nyo din pa siya sa journal nyo. And if you enjoyed this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Katulad yung sabi ko kanina, kung bago ka pa lang at gusto mo pang makakita ng bagong videos ko, i-ring mo na rin yung bell button para always updated ka sa bagong videos ko. Bye-bye!